na po ang lahat. Hihingin niyo ang Panginoon na kilain ang kanyang alam. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang daan patungo sa Ama. Siya ang mukha ng awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya't sumunod tayo sa Kanya at buksan natin ang ating puso upang ang Kanyang pagpapala at kapangyarihan ay manahan sa atin. Magsisi tayo ngayon sa ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat na mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkalomong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumuka nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos.
at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Tawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niyang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo, magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bakit po kayo nandito ngayon? Bakit kayo nagsisimba? Bakit sa dinami-dami ng simbahan, nagsusumiksik kayo dito sa Quiapo? Natitiyak ko, marami naman pong simbahang mas malapit sa bahay ninyo. Yung ibang simbahan, aircon. Dito ang init-init. Minsan madumi na, masikip pa, delikado pa. Kung hawakan nyo yung bag nyo, no? Mahirap na.
makami makaagang Pamasko. Pero bakit tayo nandito? Bakit sa lahat ng simbahan sa buong mundo, marami ang nagsisimba? Di lang naman po dito sa Quiapo, kundi marami din pong simbahan ngayon ang puno, marami ang nagsisimba. Simple lang naman po ang sagot. Kaya tayo nagsisimba, gusto natin makita ang Diyos. Gusto natin maramdaman ng Diyos. Gusto natin maranasan ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka sana ng Diyos. Ang gustong pagpalain ng Diyos, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ang dami talagang nangangailangan ngayon, no? Pero paano nga ba natin makikita ang Diyos? Saan natin makikita ang Diyos? Sabi sa Ebanghelyo, tinuturuan ni Jesus Nazareno ang kanyang mga alagad. Sa katunayan, nung isang linggo, sinimula na yung paglakbay ng pagtuturo. At nung isang linggo, sabi ko nga sa mga nagsisimba, itinuturo ni Jesus Nazareno, nasaan nga ba makikita ang Diyos? Kaya nga yung pagninilay namin nung isang linggo tungkol sa salamin. Dahil, di ba, lahat tayo tumitingin sa salamin. Wala naman taong hindi tumitingin sa salamin. Mayaman o mahirap, babae o lalaki, bata o matanda. Tingnan mo nga yung katabi mo ngayon, mukha bang nagsalamin yan? Mukha naman siguro, dahil mukhang maayos naman ang kanyang itsura. Lahat tayo tumitingin sa salamin. Dahil ang salamin ay nangungusap sa atin. Ngunit sana, bukod sa salamin ng mukha, salamin ng buhay ay atin ding harapin. Nakakabighani ang salamin. Kaya nga, salamin, salamin, salamin sa dingding, mahiwagang salamin. Kailan kaya niya sasabihin? Marami tayong tanong minsan sa harap ng salamin. Minsan na nga, salamin na lang kausap mo sa buhay. Kawawa ka naman. Pero sana mga kapatid, ngayong araw na ito, binabaling tayo sa tunay na salamin ng buhay. Sapagkat minsan, ang ating pinaghuhugutan ay ang anong sinabi ng iba. Kaya nung isang linggo, sabi ni Jesus Nazareno, sino nga ba ako ayon sa iba? Anong sabi nila? Kasi aminin natin mga kapatid, minsan mas pinapahalagahan pa natin anong sinasabi ng iba. Yan ang nagdidikta minsan sa ating mga desisyon sa buhay. Yung suot mo ngayon, bakit yan ang suot mo? Siguro kanina nung namimili ka, sabi mo, ito susuot ko para pag nakita nung kasama ko, mamatay siya sa inggit. Maganda tong suot ko ngayon. Para pag nakita ko sa simbahan, makita ng mga kaibigan ko, sabihin nila, wow, ang ganda naman ng suot mo. Kaya nga minsan, di po ba, pag nagtatalo-talo sa pamilya, anong kadalasang dahilan? Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Ano na lang ang sasabihin ng mga kakilala natin? Ganun ba tayo? Ang matimbang kung anong sasabihin ng iba? Kaya nga, binago ni Jesus Nazareno ang pangunawa ng mga alagad. Kaya nung pinapaliwanag niya sino ang Mesiyas, sabi niya, ang Mesiyas, pahihirapan, ipapako sa krus, mamamatay. Anong sabi ni Pedro noong isang linggo? Huwag naman Lord, hindi yan ang gusto ko. Hindi yan ang gusto ng marami. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Lumayo ka Satanas. Hindi yan ang turo ng Diyos. Hindi yan ang paraan ng Diyos. At pinagpapatuloy ngayon ni Jesus Nazareno ang turong iyan. Kaya nga inulit niya uli ngayon sa Ebanghelyo, ang anak ng tao ipagkakanulo at papatayin. Ngunit hindi ito maunawaan ng mga alagad. Kaya ano raw nangyari? Katatapos pa lang sabihin ni Jesus Nazareno na may paghihirap, may pagbibigay ng sarili, anong pinag-aawayan ng mga alagad? Sinong pinakadakila? Nag-aaway sila, pagalingan.
Ah, wala kayo sa lolo ko. Ah, wala kayo sa tatay ko. Diba minsan, doon din nauubos ang ating lakas. Wala kayo sa akin. Ako, 5 beses ako magsimba. Sa Quiapo pa. Ingat po tayo. Sabi nga sa 2 pagbasa, yan ang ugat ng mga pag-away-away. Pag lagi tayo nagkukumparahan, lagi natin tinitignan ng iba, anong ulam nila? Tingnan natin. Dapat mas masarap ang ulam natin. Sa nag-aaral yung anak niya? Anong grade ng anak niya? Di ba minsan, ganun tayo eh. Ang grade mo halimbawa, 90. Masaya ka ba sa 90? Yung iba siguro sabihin, depende Father. Pag yung katabi ko 85, masaya na ako sa 90. Pero pag 95 siya, hindi ako masaya sa 90. Yung ba ang pinaghuhugutan natin ng kasiyahan? Anong meron o walang iba? Kaya nga, gusto silang turuan ni Jesus sa Sareno. Ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga, inulit niya yung turo sa paghihirap, sa pagpapakasakit. At para lalong maunawaan ng mga alagad, dinala niya ang isang bata. Hinarap niya sa mga alagad at sabi niya, tingnan niyo itong batang ito. Hanggat hindi niyo tinatanggap ang batang ito, hanggat hindi kayo tutulad sa batang ito, hindi kayo magiging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Para maunawaan po natin yon, alam niyo po sa atin ngayon, ang bata, bida. Diba sa bahay, pag dumating ang bata, pinagkakaguluhan. Yan ang lahat ng atensyon. Pero nung panahon ni Jesus sa Sareno, ang mga bata, walang-wala, walang kwenta. Parang alipin lang, parang bagay lang ang bata. Minamaliit, isinasantabi. Walang halaga ang bata. Pwede ngang ipagbili. Pwede ngang ipamigay. Pwede ngang gawin kahit ano. Kaya yun ang itinuturo ni Jesus sa Sareno, narito ang Diyos. Kaya balik ako sa tanong kanina. Saan nga, paano ba natin makikita ang Diyos? Saan ba makikita ang Diyos? Nasaan ba ang pamamaraan ng Diyos? Kung gusto natin ng kadakilaan, tingnan din daw natin ang bata. Tingnan natin, at napakaganda, kaya nga siguro tayong lahat, hindi papigil dito sa Quiapo dahil inaanyayaan ko po kayo. Tingnan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ano bang itsura ng Nazareno? Nakingiti po ba? Mukha ho ba siyang nagiginhawahan at nasasarapan sa buhay? Mukha ba siyang tagumpay na tagumpay? Di po ba mga kapatid, minsan akala natin ang Diyos, katulad ng mga alagad, ang Diyos nasa kapangyarihan. Ang Diyos nasa kagalingan. Ang Diyos nasa kayamanan. Ang Diyos nasa kaginhawahan. Kaya minsan nagaantay pa tayo ng himala dahil para sa atin, ang himala pag gumaling ako. Ang himala pag yumaman na ako. Ang himala pag nakapag-abroad na ako. Ang himala kapag nagkaroon na ako ng malaking bahay. Ang himala pag nagka-love life na ako. Hinahanap natin ang Diyos sa mga bagay na ito lamang. Pero uulitin ko po, tignan nating maigi ang poong Nazareno. Dahil gusto niyang sabihin, ang Diyos wala lamang sa kagalingan, nandun din siya sa karamdaman. Ang Diyos wala lamang sa kadakilaan, nandun din siya kapag inaalipusta at minamaliit. Ang Diyos, wala lamang sa kalakasan, nandun din siya sa kahinaan. Ang Diyos, wala lamang kapag nakatindig, nandun din ang Diyos kapag nadadapa at bumabagsak. Mga kapatid, nandun din ang Diyos sa mga bagay-bagay na minsan akala natin wala siya sa buhay. Kung hindi nyo raw po makikita ang Diyos sa inyong karamdaman, hindi nyo rin siya makikita ng lubos sa kagalingan. Kung hindi nyo po makikita ang Diyos
sa karukhaan, hindi nyo rin siya makikita ng lubos sa kaginhawahan. Kung hindi nyo po makikita ang Diyos sa pagkadapa at pagkatalo, mahihirapan din po kayong makita ng lubos ang Diyos sa panahon ng tagumpay at kagalakan. Kaya't napakaganda po kapag tumitingin tayo sa Poong Nazareno na sinasabi niya sa atin, wala lang ako sa kasarapan ng buhay. Nakita niyo ba ako? Mukha ba ako nasasarapan? Hindi. Nahihirapan ako, pero nandyan ako. Nagiginawahan ba ako? Hindi. Nabibigatan nga ako, pero nandyan ako. At yon ang gusto niyang sabihin sa atin. Ang tunay na himala ng Poong Nazareno ay yung kasama natin siya sa karamdaman man o kagalingan, sa kawalan man o sa kaginawahan, sa tagumpay man o sa pagkatalo, sa kasiyahan man o sa kalungkutan, hindi niya tayo iiwan. Sasamahan niya tayo hanggang lubos tayong makatanggap ng kanyang pagpapala at kadakilaan. Ito sana, mga kadiboto, ang makita natin. Kaya huwag niyong sabihin, inaantay ko pa ang himala ng Nazareno. Baka nandyan na po ang himala niya. Kahit hindi ka pa magaling, kahit hindi ka pa nakakapasa, kahit hindi po makuhang ngumiti ngayon sa buhay mo, nang-uumpisa na ang himala. Bakit? Dahil kasama natin siya. Dahil hindi niya tayo bibiguin. Dahil mahal na mahal niya tayo. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat nais naming kayong makita. Nais naming matuklasan ang iyong pamamaraan sa aming buhay. Tuwing nakikita po namin kayo, pasan-pasan ng krus, nakatingala, bumabangon, maalala sana namin, naririyan kayo lagi sa karamdaman man o kalusugan, sa katagumpay man o kabiguan, sa kagalakan man o kalungkutan, sa pagkadapa man o pagbangon, sapagkat ang tunay mong himala ay ang iyong awa at pag-ibig. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Paspasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak nung lubusan niyang tinanggap ang krus ng ating kaligtasan. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayanawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso at relihiyosa
ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, pisikal man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't binabuti niyang siya'y ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala. Sa babaeng lahat, sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon,
Diyos ng mga mata, na puno ang langit at lupa ng nakakita mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Pinapalang na marinig mo sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Tumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Thank you.
bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang mukha ng awa, pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sing it when all
Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Paris Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Paris Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o i-scan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda, ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Kung hindi mo makikita ang Diyos sa krus ng pagsubok sa buhay, hindi mo rin lubos na makikita ang Diyos sa kaginhawahan at kasaganaan ng buhay. Ang tunay na himala ni Jesus Nazareno ay ang kapiling natin siya anuman ang mangyari sa buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, ipinayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.